Hi guys, and welcome to our channel. This is Iron Strange, and our vlog for today, October 2, Sunday, ay ito pong Suzuki Multicab. Alright, it's a 2005 model, F6A engine. Ilan valve ba to? 12 valve. Okay, so van type na Suzuki Multicab. So ikutan natin siya, guys. So van po siya, para siyang L300 pero maliit. So 2 sliding doors left and right. Ayan, may door dito sa right side, tapos sa likod niya itong likod. Ayan, foldable seats. So ano po ito, rear engine, rear wheel drive. Ito yung makina natin na sa likuran. Ayan. Tapos ito yung left door niya dito. So rear wheel drive, rear engine. Yung makina niya kasi nandito sa likod eh. Yung ibang multicab nasa harap. So tingnan natin yung dashboard, guys. So ito ang isang lumang-lumang dashboard ng Suzuki Multicab. So ayan, manual transmission, tapos pinagtagpi-tagping dashboard. Ayan, problema lang sa Multicab na ito, medyo may mga kulang siyang pyesa. Wala siyang center mirror dito, rear view mirror. Sira na yung side mirror, side mirror niya sa kaliwa. Kaya merong ano, meron dong blind spot mirror na nilagay. Tapos tingnan natin yung dashboard. So ayan, working naman yung gas gauge, temp gauge working naman din. Tapos ito yung speedometer natin, wala siyang tachometer. Ang tinakbo nito ay 78,651. Ayan, so goods naman po siya, no? So later, or maybe before this video, i-touch natin running video ni Suzuki Multicab, no? F6A engine, 2005 model, 12 bulbs, rear wheel drive, rear engine. So napakaganda po nitong van na to, maluwag. Kahit na napakaliit niya, pero maluwag po siya kasi may nakakaupong isa dito, isa rito. Tapos dito sa likod ang nakakaupo ay dalawang adult. Dito dalawang adult din. Pero pag bata, ang daming kasya rito, tig-tatlo. So anim, no? Tapos dito naman po sa gitna, ang kasyang mo po dito ay tatlong adult na medium size to big size. Pero kung medyo payat yung uupo rito, kasya naman yung adult na apat, medyo squeeze lang sa upuan. Pero napakaluwag niya, guys. Tsaka ito, you know, imagine nyo, I'm 5'6 feet in height at napakaluwag ng leg room niya rito. Grabe. Kaya nagkakasya yung mga ka-churchmate namin dito sa van na to. Ang dami namin. Usually apat kami dito, minsan lima pa nga nakaupo rito sa likod. Tapos itong likuran nito, punong-puno ng mga nakaupo na kids. Ayan. Van type, napakaganda. Napaka-spacious despite na maliit siya. Oh, good performance naman. So, initially guys, highly recommended ko itong Multicab van para po dun sa mga yung tight sa budget. Kasi ito, nabili namin to, guys, ng magkano ba nang bili namin dito? 59,000 cash. And since alam nyo naman, pag luma na sasakyan, may mga konting-konting problems here and there. Kaya yun, pinagawa pa namin siya ng mga around 37,000 pesos para po sa mga repair works like pa-condition ng brakes, harap at likod. Tapos nagpalit ng shocks, harap at likod. Nalinis din yung carburetor, ganun. Di pa na-change oil, malinis pa yung langis niya. So napakagandang van po nito, no? Napaka very efficient. So kung naghahanap kayo ng budget friendly na van na masarap i-drive kasi maliit, tipid sa space, tipid sa parking. Tapos so far, nung nakuha namin to, nung kailan ba namin nakuha ito? Something like April yata, hindi ko na matandaan. Good running condition siya, guys, wala namang issues, no? Although yun nga, nung nabili ito, yung radiator niya medyo marami ng hindi gumaganang radiator fins, kaya
hindi na ganun ka-effective ang cooling system, palitin na. Pero gumagana pa, in fairness, tumatakbo pa. So, problem areas dito sa Suzuki Multicab, medyo malakas ang gas. Kasi 10 km per liter na lang ata ang fuel consumption nito. Pero in fairness, okay pa ang takbo niya, no? Eh, hindi ko na pinagalaw yung carb nito, guys, kasi baka pag hindi marunong gumalaw ng carb, baka lalo sumama yung takbo, lumakas sa gas, tsaka maging palyado. Hindi siya palyado, ang ganda ng performance ng makina, tahimik, adequate yung performance, good performance sa engine. Kaya lang, hindi mo ma-expect sa ganitong van, Suzuki Multicab van, na high speed siya, no? Mabagal to. Mabagal po na van to, no? Tsaka pag paakyat, medyo hirap siya. Hirap tumakbo. Pero in fairness, kahit puno po ng tao yan, may apat sa gitna, may mga apat din sa likod, aakyat po siya kahit steep climb. Kaya lang, mabagal. Hindi mo siya ma-expect na mabilis umakyat. Usually, second gear. Pag nahirapan na first gear. Pero kung first gear, kaya niyang umakyat. No problem. Nakakaakyat po siya ng kahit first gear lang. Napaka-good performer niya. Tapos ngayon naman sa takbuhan, mabagal po ang first gear and second gear. Pero once na tumatakbo na siya, na nakabuelo na siya, third gear to fourth gear, okay naman ang performance niya. Typical po sa Suzuki na maliit na makina, no? Like yung Suzuki Alto, mabilis siya pag naka-arangkada. Pero pagka start pa lang, first gear to second gear, medyo hirap din ang takbo. Same din with dito sa Suzuki Multicab van, no? So, good for business. Kayang kargahan ng maraming gamit, tao. At hindi ka mapapahiya sa van na ito. Napakaganda ng performance niya. Pwede mo siyang punuin ng gamit, tsaka tao, no problem. Kaya lang, don't expect this van na pagdating sa akyatan, malakas yan dahil hirap siyang umakyat. Pero in fairness guys, sa Multicab na to, no, kahit 660cc, di kayo maniniwala, puno ng tao sa likod, puno ng tao sa gitna, at nakaupo pa kami ni Mi sa harap. Nakakaakyat po siya, grabe. Ang lakas po ng powerful engine niya kahit 600cc siya. Mapapansin niyo yan guys sa Multicab ng mga yung barangay. Pag puno ng tao yan, maakyat yan kahit matarik. Nakaakyat ng Multicab van. Ang lakas niya sa akyatan. Kaya lang mabagal siya, no? Talagang ang pinakabuelo ng makina niya pag umakyat siya ay first gear. Sa second gear, pag kinapos, kailangan mo na mag-shift. Yan. So ito ang loob niya, interior niya. Hindi naman siya masikip. In fairness, no? I'm 5'6 feet sa taas. 5'6 and 6 inches. 5 foot, 6 inches, and okay naman. Hindi naman siya masikip para sa akin. Nakakatuwa nga eh. Ang sarap niya sakyan, napakaluwag niya, no? Despite sa liit ng kanyang kahit maliit siya, maliit na van siya. Hindi mo siya maiisip na maliit na van. Sara natin 'tong likod. Yeah. Nakakatuwa po 'tong van na 'to. Napaka niya, sarap niyang gamitin. Guys, tinan nyo, napakaluwag dito. Sobrang luwag. So, ano masasabi ko sa Suzuki Multicab van, no? Well, for a 2005 model van, ano ba rating? As usual, sa engine rating, mixed nuts po tayo sa rating ng engine, ano? Pero para sa isang Multicab van, I would say, ang performance niya is 7.5 out of 10. No? I mean 660cc ya. 660cc engine, pero maganda performance guys eh. I mean, hindi siya mabilis, hindi siya malakas, pero malakas na siya para sa isang maliit na van kasi kaya niyang umakyat sa matarik eh. Kahit puno ng tao. And then pagka-arangkada naman, okay naman. Kaya lang guys, if you are going to travel pag malayuan ka na, nag-LX ka, SLX highway speeds, no? Umuwi ka ng probinsya, bumibiyahe ka ng probinsya, I suggest you buy the 5-speed version, no? Kasi ito, guys, ay 4-speed. Kaya pag tumatakbo na po ito ng 60 kilometers per liter, medyo umaangil na yung makina, hirap ng tumakbo. Kaya I suggest para medyo meron kayong magandang arangkada at takbo sa highway, get the 5-speed version para may mahaba pang cambio yung makina nyo at hindi siya mahirapan kapag tumatakbo na 60. Kaya nang umabot ng 5-speed version ng mga around 80 to 100 kilometers per liter. Ito, tingin ko,
per liter tuloy. Yeah, 80 to 100 kilometers, no? Per hour. Ito kasi pag tumakbo na to, tingin ko ng 80, maingay na. Kasi si 60 medyo maingay na siya. Pag 80 medyo hihiyaw na to. Kasi 4 speed nga lang, no? Ang kanyang transmission. Sayang, eh wala kaming budget, ito lang nabili namin. Kahit gusto ko yung 5 speed version, kaya lang eh pang city driving lang, pwede na yan, guys. So for the engine, 7.5. Sa suspension, bouncy siya pag walang laman. Typical na van, maalog, matalbog. So sa suspension, 6 out of 10. Okay naman siya. I mean, pag puno ng tao, parang ginawa itong van na to para lagyan ng goods at saka ng tao eh. Kaya maganda ang plain na suspension pag maraming laman. Pero pag walang laman, walang tao, medyo bouncy siya. Kaya 6 out of 10. Tapos, talk of the engine, the suspension, braking naman is adequate. Good performance from the disc brake sa harap, drum brake sa likod. Sa braking power, I would say it's about 6 out of 10. Hindi sobrang lakas, hindi naman din mahina. Tama-tama lang. So, going back sa ating vlog, braking is okay. Engine, suspension. Ano pa ba hindi ko na babanggit, guys? Sa comfort, okay ang seats. Comfortable naman. Spacious siya. Okay naman yung upuan at stock upuan niya. Sakto lang. So, 6 out of 10 pa rin ang seats niya. Okay naman. Tapos, build quality. Well, for a 2005 model na Suzuki van, imagine mo, 2005, 2015, ilang years na ba to? 14? 14 years? 15 years na van? Okay na okay pa siya, guys. Solid pa. Matibay. Kasi Suzuki to, galing Japan to. Alam ko, ang mga Suzuki multi-cab van, tulad nito, ito yung mga kinakatay na van from Japan, nahati-hati, and then pagdating sa Pilipinas, binubo. Kaya napakabig, ganda ng build quality. Parang mukhang all stock pa siya eh. Ang tibay niya, guys, ma-solid naman siya so far. Wala naman akong masabi. Tingnan nga natin, ayan o, may duktong siya dito eh. Ayan o, may welding. So alam ko, pinuputol yan dito eh. Tapos baba lang, parang ganun. Ayan o. Ewan, basta guys, maganda po ang multi-cab van, no? So value for money, maganda po ang value for money ng Suzuki multi-cab van. Ang rating ko nito, guys, is 7 out of 10. So, highly suggested ko po kung kayo ay naghahanap ng van na mura, pang-business, pang-travel, tapos nagtitipid ka, ayaw mong bumili ng brand nyo kasi mahal mag-monthly, o wala kayong budget na malaki, pwede na yan, starter van nyo, yung ganitong Suzuki multi-cab van. Okay na po siya, no? Pwedeng-pwede ng pambiyahe, pang-business, pang-personal lalakad, pang-family. Good performance vehicle na po siya, no? Okay na po siya. Like sa amin, para sa amin, pang-pasyal ng mga kids, pang-biyahe namin nila misis, pang-church namin, sinasabay namin mga churchmates namin. Every Sunday, like today, Sunday, sabay namin mga churchmates namin, punuan yung van na yan. Saktong-sakto, ganda ng performance, nakakatawa. Imbis na dati, naka-Suzuki Alto kami. Napakasikip. I mean, lima kami, magpamilya. Sakto lang kami sa kotse. Wala na kami masabay kahit ni isa kasi malalaki na po yung 3 kids namin. Eh. Kaya, napakaganda po niyang van. Napakagandang performance. Multifunction. Pwedeng pang-business application. Pwedeng pang-business. Pwedeng pang-family. Lahat na. Napakaganda. Multipurpose van. Nakakatawang gamitin. Ayan. So, ito yung ating iniikot-ikutan. So, yun. Kung pasok kayo doon sa sinasabi ko, low budget kayo, gusto niyo ng van na maluwag, malaki ang space, tapos okay naman ang performance, tsaka ayaw nyo mag-monthly dahil siyempre, para makasave din kayo, mahirap din nagma-monthly, basta maintain nyo lang yung van ninyo na in good working condition para hindi masira. Like kami, nagpalit kami ng bagong gulong, apat suspension, pinalitan namin shocks niya, apat din, tapos pinalinis ko yung carb, pinalinis ko yung brakes, harap at likod. Tapos itong brake disc niya, pina-resurface namin. Pina-surfacing ulit para mawala yung kalawang. Okay naman. Kaya yun, guys. Yun lang pong ating vlog this Sunday, October 2. So, Suzuki multi-cab van. Maganda po. Pwedeng pang-personal, pwedeng pang-business. Bagay na bagay po on a budget-friendly van. Pwede po.
So yun lang po ang vlog natin this afternoon, guys. Thank you for watching and subscribe to our channel and like our channel. Yun lang po muna. Bye for now, guys.